Mula sa gilid ng kalsada, mula sa mapang-abusong pamilya, mula sa buhay na nakalimutan. Sa loob ng 23 taon, ang Anawim ay naging tahanan ng mga naabandonang matatanda mula sa iba't ibang sulok ng Maynila. Ang Anawim ay kanilang naging kanlungan. Ang Anawim ang kanilang naging pamilya at pag-asa. Sa tahanang ito magmumula ang 7 kwento ng buhay at pag-asa na mas magpapalalim ng ating pag-unawa sa 7 huling wika ni Jesus. Mula sa buhay ng 7 tanda ay ang 7 tanda na magbibigay sa atin ng panibagong kahulugan tungkol sa kahalagahan ng pangyayari sa Kalbaryo sa mga panahong nakabayubay si Kristo sa krus. Unang wika, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nung 2007, nag-file ng annulment yung wife ko ng kwan sa Paranaque. Pero una nanalo siya, pero re-revert ng Court of Appeal. Pero nakit siya sa Supreme Court. And hindi naman pumayag ang Supreme Court na maanalo yung aming kasal. Hindi ko lang alam na kung bakit siya nag-file. Kasi may suspecha niya noon na parang nagsusugal ako. Si Lolo Ben ay matagal nang nalayo sa pamilya dahil sa pagkalulong niya sa sugal noong nagtatrabaho pa siya. Mahigit 10 taon na mula nang sila'y huling nagkita ng kanyang pamilya. Hindi naman addictive ng kwan. Yung parang pang pastime lang naman para malibang ako yung kwan. Dati sa bangko ko nagtatrabaho sa Prudential Bank. Sa credit ako at appraiser CI, 10 taon. Yung wife ko nag-pursige ng annulment pero hindi naman na-grant. Eko mo mas malaki ang kinikita ng wife ko nung noon, naibibigay lahat ng kagustuhan mga anak ko sa mga hinihiling nila. Kaya mas malapit sila sa wife ko. 2007 hanggang ngayon, hindi pa kami nag-uusap ng wife ko at saka yung pamilya ko. Ani Lolo Ben, sinubukan niyang makipag-ayos sa kanyang pamilya. Ngunit, dala na rin marahil ng iba pang mga kadahilanan ay hindi naging matagumpay ang matanda. Sinubukan pero hindi ako pinapansin. Parang binabastos ako. Parang na-discourage ako na ewan kong bakit gano'n na lang ang pagtingin sa akin. Parang masamang tao ako. Yun ang ang hinakit ko sa yung lahat ng yung lupa't bahay ko tsaka yung minana ko sa magulang ko, lahat ay napunta sa kanya. Yun ang ninaramdam ko hanggang ngayon. Medyo nadidepress, nalulungkot kasi hindi ko naman maalis yun eh. Hindi ko naman basta-basta maialis sa buhay ko yun. Parang meron pa akong mabigat na dinadamdam sa aking kalooban tungkol dun sa pangyayari. Pero ganun man lang, napapatawad ko na sila. Pagsisisi, pagtanggap at pagpapatawad. Alam niyang siya'y nagkamali noon. At nauunawaan din naman niya kung bakit lumayo ang kanyang pamilya. Bagamat masakit para sa kanya ang kanyang kinahinatnan, ngayon ay masasabi niyang maluwag na ito sa kanyang kalooban. Pinapatawad ko na sila. Pinapasadyos ko na lang yung pangyayari. Kasi hindi ko naman madadala sa hukay yung matutulog na lang ako. 7 Tanda is co-presented by Thank you.
May right med ba nito? Meron po kaming iba. Iha, bago ako magtiwala, kinikilala ko munang mabuti. Mahirap kasi magkamali. Kaya hindi ako nahihiyang pilit hingin ang kilala ko. Pilit hingin ang pinagkakatiwalaan ko. Kaya, may right med ba nito? May right med ba nito? Pag may kailangan gamot, huwag mahiyang magtanong. Ikalawang wika. Ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Marami ako kasi pinaglulutuan na para pasukan. Kaya ako natuto ng lahat mga sarap na ulam. Ngayon, ang last na pinaglulutuan ko, si Captain Flores, Cebu Pacific. Sabi niya, Manang, kasi matanda ka na, kailangan mamahinga ka na. Sabi niya, kayo, sabi ko. Eh kung sa tingin ninyo na hindi ko na kaya magtatrabaho, okay lang sa akin. Si Lola Chef, bagamat ulila sa asawa at hindi nagkaroon ng anak, ay naniniwalang plano ng Diyos ang kanyang pagpasok sa Anawim. Ang dati niyang boss ang nagdala sa kanya sa Anawim, at hanggang ngayon ay abot langit ang kanyang pasasalamat sa kabutihang loob na natanggap niya mula rito. Ang maganda pa rito ay patuloy siyang dinadalaw nito hanggang ngayon. Nag-iisa na lang ako, namatay na lahat kapatid ko. May asawa ako, pero wala kaming anak. Namatay noong 1995. Sa kalagayan namin dito, sa loob ng Anawin, masaya kami, hindi kami nalulungkot. Kahit na mga ampun lang kami, may nagdadalaw naman sa amin, lalo na araw-araw mga bisita, masaya kami, sayawan, ganun, kwentuhan. Mayroon naglalaban ng damit namin, may nagluloto, may naglilinis ng kwarto. Saan ka pa? Para lang kami itong pensyonada kain tulog. Oo, ganun dito ang buhay namin. Kung siya ako, 87 na ako eh. Malakas pa naman ang lakad. Kami ng Christmas card, pinakulay, pinakulayan namin, binibinta namin sa... Kung sino magbisita namin, binibinta namin sa mga bisita namin yun sa December. Siyempre, yung sinasabi namin sa bisita namin, yung binibinta namin, yung kita namin sa Christmas card, tulong lang yan sa maintenance namin sa gamot. Marami naman nagbibigay sa amin dito eh. Mga lahat-lahat, may mga damit, may kumot, parang ano na rin naman, mga grocery. Wala na kaming kailanganin mga alalahanin. Kaysa kung sa labas kami, kaya dito anak, dito sa Anaheim, wala ako isang sabihin na hindi maganda ang katayuan ko rito. Dito na ako dinala ni Lord. Dumarating sa buhay mo yan eh, kahit saan ka. Dumarating talaga sa buhay natin yung medyo nalulungkot din tayo, lalo na yung nakaraan mo, halimbawa, yung buhay pa yung nanay, tatay ko. Oo, alam ko kung sino yung mahal. O dito talaga, yung mga social worker namin, mababait sa amin, mga caregiver, babait sa amin, lahat-lahat. Mahal naman nila ako eh. Dating chef si Lola Nila. Kaya't ibang saya ang naibibigay sa kanya tuwing nabibigyan siya ng pagkakataong makatulong sa iba sa pamamagitan ng kanyang galing sa kusina. Kung hindi sa kusina, madalas ring makikita si Lola Nila na naglilingkod sa misa na araw-araw ginaganap sa Anawim. Ang mga simpleng gawaing ito ang nagpapasaya sa kanya. Kaya sabi ng mga boss ko nung Martes, sabi niya, parang nagbata ka dito ah. Sabi ko, upo, nagbata, parang bata ako dito kasi malapit ako sa Diyos. Sabi, nagugulat din sila. Iba daw yung tsura ko kaysa, oo. Siyempre, pahinga eh. Nakapahinga na pangloto eh. Oo, kagaya ganun siguro. Kaya parang na-relax ang katawan ko dito. Parang isang paraiso talaga ito. Eh, saan ka pa? Kasi katulad namin, saan pa panghanapin namin ng kaysa magpalaboy-laboy kami dyan? Saan mo panghanapin? Dito talaga maligaya kami dito, anak. Dito. Ikatlong wika. Babae, narito ang iyong anak. Narito ang iyong ina.
noong wala pa po asawa yung una kong anak, si Precia po. Bali, isa. Yung bali, pangalawa ko pong anak kasi namatay. 1 year, 6 months. Lumubog yung tigdas niya. Nadala ko sa clinic, ituberic po yung mata niya eh. Yun ang ginawa nila, pitunasa ng yelo. Siyempre, nalulungkot po ako. Nalulungkot po ako. Yung asawa ko rin noong 2003, namatay po siya rin. Ano po yun eh? Nag-abroad po yung asawa ko niya dati sa Saudi. Tapos, nung naka 3 years po siya, bali ko din lakad niya na po yan sana eh. Parang doon, hindi matay daw siya doon sa Saudi. Biliyak po siya dito eh. Haba, mahaba. Siguro, alam na nung amo na mamamatay, pinauwi po siya. Buhay pa. Noong dumating siya itong araw na to, kinabukasan, dinala namin sa kidney. Yun. Kasi medyo ano na po, iba na eh. Hindi niya na kaya magbuhat ng mabigat. Yung bag nga na dala-dala niya, magaan eh. Nung naging bedridden po siya, medyo inabot din siya ng 1 buwan. Noong namatay po yung asawa ko, akala ko nga, hindi na ako makaano eh, kasi noong buhay siya, parang sa kanya ako nakasandal eh. Malungkot, pero tinanggap ko na po. Pero awa ng Diyos po. Medyo nakabangon pa rin. Para kay Lola Anita, wala nang masasakit pa sa pagkawala ng sariling anak. Namatay sa saksak ang kanyang anak noong 2007. 2 taon mula nang mamatay ang kanyang asawa. May problema po sila mag-asawa. Silaksak. Kasi nagda-drugs po yun eh. Yung lalaki. Yung manugang ko. Inano siya eh, silaksak. Yung hindi daw lumalabas ang dugo. Parang sinalbids na nga siya eh. May away sila mag-asawa eh. Hiwalay nga sila. Kasi ang balita ko, gusto raw makipagbalikan. Pero ayaw na ng anak ko eh. Siyempre, nalulungkot po ako. Yung manugang ko nga po, nakakulong siya noon eh. Bali, 2 taon. Bali, inabot lang po siya ng 2 taon. Kasi, yung mga apo ko po, nakiusap sila sa akin. Kumbaga sa ano, na makalabas yung daddy nila. Ang alam niyo po, yung talagang ano ko noon, yung mga apo ko. Yun ang tinignan ko eh. Kasi ang nasa isip ko, siyempre, nalungkot ako kasi wala na nga po yung anak ko eh. Pero, siyempre, ang nasa isip ko ng mga ano na yun, yung mga anak ko, para may tutulong sa kanila kung pakawalan. Yun, kaya nakalabas po siya. Wala na po yung asawa ko, tapos yung anak ko pong panganay. Nag-iisa na lang po ako na namumuhay. Nag-iisa po ako sa bahay. Bali, pag medyo alanganin, ang tumutulong po sa akin, yung tatay nung malugang ko. Siya nga po ang nagdala dito sa akin eh. Matagal niya akong kinukumbinsi na, Mari, doon ka na ika sa Anawin. Wala ka nang intindihin doon. Adagaan ka doon, ganoon. Totoo naman po yung sinabi niya. Trahedya. Trahedyang maituturing ang nangyari sa pamilya ni Lola Anita.
Gayunpaman ay nagpapasalamat siya sa Panginoon para sa grasya ng pagpapatawad. Isinaalang-alang na lamang niya ang kapakanan ng kanyang mga apo na ayaw niyang lumaki ng walang magulang. Sa kabila ng sakit at pangungulila, niyakap niya ang paghihirap na ito ng may pagpapatawad at pasasalamat sa Panginoon para sa pamilyang naiwan sa kanya. Sa huli, ay nanaig pa rin ang kanyang pagiging ina. Inalay ko na kasi sa kanya lahat eh. Lahat-lahat. Kumbaga sa ano, may mga dumarating na problema, hindi ko na po inaano yan. Alam ko naman may malutas yan eh. Kasi alam ko na nilagay niya ako dito eh. Para maging ano na ako. Yung tahimik, hindi na ako namumroblema. Basta kontento na po ako. At saka may Diyos po ako sa puso ko. Yun po ang ano ko. Pinagkukunan ko ng lakas ko araw-araw. Na nagpapasalamat po ako na buhay pa ako. Sa umaga, yung panalangin, bago matulog at saka sa umaga. May kapanatagan po ako sa sarili ko. Tanggap ko na. Tanggap ko na po. Pitong tanda would like to thank. Water, the liquid of life. Minerals, the sparks of life. They play critical and vital roles in health and well-being. Their deficiencies result to diseases. The concept of tubig at mga mineral sagot sa kalusugan, achieve good health, conquer every disease. According to WaterDoc, wholesome nutrition is more effective than medications in resolving diseases. So let water and minerals, the magnificent life-sustaining creations of God, be the answers to their fervent prayers for health and healing. Ika-apat na wika. Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? And now I do believe that even in the storm we'll find some light. Knowing you're beside me, I'm alright. Please don't let this feeling end. It might not come again. And I want to remember how it feels to touch you, how I feel so much since I found you. Looking through the eyes of love. Minsan nang sumagi sa kanya ang pagtatanong sa Panginoon kung bakit pinagdaanan niya ang lahat ng mga bagay na nagdala sa kanya sa Anawim. Bakit ako iniwan ng tunay kong mga magulang? Bakit iniwan din ako ng mga magulang ko na umampon sa akin? Bakit nawala ang lahat ng aking ipinundar sa kabila ng aking pagsisikap? Bakit ako nagpupulot ng basura sa daan? Ama, bakit? When my parents died, I was always in the cemetery. I was only 16. I was very naive. I was not that mature. So napansin ng mga tao doon na pinay akong pumupunta araw-araw, sabi nila. At may sabi niyang ganon, tanggapin mo na, naku, paano ngayon ito? Kailangan talaga ako kakayod ako ng sarili ko. Nagkakagulo sila because of the inheritance. Inaway ang abogado. Ayaw pumayag sa 1/4 na apat kaming maghahati. So what I do? Tanggapin ko kung ano magiging buhay ko. Sabi ko, so I learned by myself.
So, when I was in the cathedral, sabi ko kay Father, Father, wala naman akong sweldo dito eh kasi ano lang ako eh, pusa, parang salim, just to help out. Tapos, I used to get all the newspapers of the priests, all the mineral bottles of the school. They know my life. So parang naawa lang naman yung pare sa akin na. And then from the convent, because they told me, naku, isasarahan na itong kumbento sa angka. So I told them, maghahanap ako ng trabaho. Sabi ko ganun. So what I did, I worked for different diplomats. So after my contract, I went back here in the Philippines. And they told me if I wanted to go back abroad. I said, no, I'd rather stay here. And then my parish priest took me and brought me to Tada, Leprosarium. So the social worker came tapos, ano po. After 3 weeks, they came to get me. But the truth is, I was really very, when they got me, I was really very lonely. I was really very upset and depressed. So during the ride, going here to Anawin, I was already crying. The social worker said, ano, isasauli ka na namin ulit, ibabalik ka namin. Sabi ko, opo. Tapos sabi niya, hindi, kasi inano namin kay Father, pinangako namin kay Father na ilalagay ka sa maayos. But then, during the time when I was here, I was so depressed, so upset. Then one day, the Lord told me, why do we have to be upset and depressed? Instead, Anawin is a blessing for you. So I said, wow, talaga sabi nila, ikaw lang talaga makakaalisan ng depression ko or upset. Tapos sabi niya, I place you in Anawin to remove your depress and distress. Now, you have to look around you. What you didn't have before when you were not in Anawin, you had it all here now. Ngunit sa paglipas ng araw ay mas napagtanto niya ang lahat ng bakit. Bagamat walang tiyak na kasagutan, ay naging daan para sa buhay na may mas pagtitiwala at pananalig. I always talk to my parish priest about my problems and she told me, never put the blame on Jesus Christ. Instead, just look at the crucifix. So that's what I do. I look at the crucifix. And it's really true that the best weapon is prayer. So that's it. Understanding. Kaya sabi nga nila, you have to see Christ in a person. Tapos sabi ko, Lord, itong mga bitterness ko, itong mga upset ko, mga depression ko, alisin mo. Kasi hingi ako ng hingi ng tawad sa iyo. Kailangan itong mga taong to patawarin ko rin. Walang kwenta, hingi ako ng tawad sa iyo. Tapos itong mga kasama ko, hindi ko kinatatawad. Tapos sabi ko, through all na hirap na dinaanan ko nung wala ako dito sa Anawin, nandito lahat ang ginhawa. And what I do now is, ako po kasi yung medyo malakas-lakas dun sa room namin, bantayan ko na lang itong kasama ko mga Alzheimer. Kasi po, maglalatag ng damit sa kama, magbabasa. At siya daw ay magdidilig ng damit at mamalansya. Sabi ko, Lola, hindi pwedeng ganyan, matutulog na tayo. Yung isa naman, lalapit sa akin, Lola, yung kasi Rola. Sabi ko, bakit? Magsasaing ako. Kulola, hindi ito kusina. Banyo ito. Walang kasirola ditong saingan. Ang meron dito, orinola. Sabi ko, bakit nga ba ako humantong sa Anawin? Ngayon, mas malinaw na ang sagot para kay Lola Cathy. Nandito ako sa Anawin dahil sa pagmamahal ng Panginoon.
we are all really very blessed here. And I'm thinking, sabi ko, ano kaya, pakikremate ako or whatsoever. But when I spoke lately to a friend, she said, kung saan ka nilagay ng Diyos, huwag ka na mag-isip kung saan ka pupunta, kung saan ko, ano, huwag mo na isipin yung mamamatay ka pa or what. Basta tanggapin mo ko, kasi talagang bless ka na nandiyan ka. Hindi po talaga ako pinabayaan ng Diyos. To what I have been through, pagdating mo pala dito sa Anawin, it will be more than that. It will be more than that. Ikalimang wika, nauuhaw ako. Nag-iisang anak na naulila at tinamaan ng matinding sakit. Ito naman ang kwento ng buhay ni Lola Miriam. Nangyari po ito sa opisina after ano, mga past five na. Opo, dinalala po ako sa ward. Nagpaano po mula ako ng therapy, physical therapy. Pero ang sabi na po ng neurologist, hindi na lang ako lalakad. Yun nga po. Kaya po na nadala ako dito. Pagkatapos nagkataon noon, yung chief social worker noon, yung social worker, yun nga po ako napunta dito. Hindi lingid sa kaalaman ng marami kung paanong nakakaparalisa ng buong pagkatao ang matinding karamdaman. Hindi lamang katawan ang nanghihina, kundi pati ang kalooban at ang pusong lumaban. Nung mga palang po yun, talaga nauwa ako sa pagmamahal ni Lord. Alang nagtampo ako. Kala ko hindi na niya ako mahal eh. Ang gusto ko nga, mamatay ako. Nag-alot tampo ako sa kanya. At sabi ko nga, kunin niya ako. Ang una-una kong idinasal doon kasi naalala ko yung mga pulubi sa kaya po. Huwag niya akong gagawing pulubi. Kung magiging pulubi ako, kunin na niya ako. Yun na ang alotan po ko, naramdaman ko. Pero nung napunta ko rito, nawala ng lahat. Puno man ng galit ang kanyang puso, nagbago ang lahat ng ito nang makilala niyang muli ang Panginoon dahil sa Anawin. Totoo nga ang mga salitang, hindi pa huli ang lahat. At sa pagbukas ng kanyang puso, ay nagbukas din ang bagong pag-asang sa kabila ng pag-iisa, gagawin ng Panginoon ang lahat para maibalik sa atin ang mga oras na akala natin ay nawala na. Ang mga oras na akala natin ay nasayang, ay bibigyan niya ng bagong saysay. Ngayon, awa naman niya. Dinala niya ako dito. Nung natin ako, okay na. Busok ako sa salita ng Diyos. Ano, may misa kami. Tapos yung lahat ng mga lids namin binibigay ng Anawin. Maano sa niya na ako. Nawala na ito po sa kanya. Hindi na ako uuhaw sa pagmamahal niya. Nung nandito ako, na-feel ko na mahal niya ako. Physically and spiritually, kahit ganito ako, hindi niya ako pinababayaan, ganun. Sasabihin ko, mas sikmitan mo ang kapit kay Lord, huwag kang bibitaw. Kasi kumbaga sa ano, mahuhulog ka na eh. Dapat mas kumapit ka. Kasi ako, kumapit ako eh. Pitong tanda you would like to thank. May times po na kasi hindi naman lahat ay naibibigay yung mga, yun nga, yung close family ties, may mga iniiwan talaga. So as compared na pagka nasa labas sila, na wala naman silang maayos na tulugan, imbis na magpagala-gala sila. So mas magandang dito na po sa isang institution dito na katulad ng Anawin na at least nabibigyan sila ng lahat ng pangangailangan nila as an older person.
meron din silang fear. Pagdating nila dito, parang may fear sila. Siyempre, hindi sila aware sa lugar. First time nila, andun yung fear. Pero once na magtagal na sila dito, na-overcome na nila yon. At pag tanong namin sa kanila kung kumusta, okay naman na sila. So far, natutugunan naman yung mga kanyang sakit-sakit kasi meron po tayong medical team na nag-assess po sa mga gano'n. So meron po tayong nurse, meron tayong mga medical practitioners, mga health care providers, may caregivers, tapos may volunteer doctors din po tayo na nag-check up sa kanila. So na-assist, natutugunan naman yung pangkanilang pangangailangan sa health po. Ang mga elderly po natin na nandito, mostly po right now sa activity na ginagawa namin dito sa Animum are mostly on the spiritual side. So meron po silang daily mass, early in the morning, meron nag-start po sa isang araw, yun po sa Holy Mass. And then after that, meron po din silang mga rosary, pray sila ng rosary. Tapos meron ding prayer meetings din po sila, group discussions. Tapos, meron pong, may mga visitors po na dumarating na yun po yung nagbibigay sa kanila ng mga entertainment programs. So, may mga outreach program. May mga iba din na nagsa-celebrate ng mga birthday nila dito. So, doon na ipapakita yung mga elderly, yung mga talents nila in singing, in dancing. Tapos, kung ano pang talent na pwede rin na ma-share doon. Sabihin ko na lang din na in my 20 years of stay here at Anawip, I can easily go with their flow. Basta andun lang, dito lang ako bilang social worker, napakalaki ng puso ko para unawain sila at tanggapin ko ano man yung kanilang gusto at gusto nilang sabihin sa akin. Lagi lang kanilang pangangailangan ay ang emotional na ipapil natin sa kanila na they are still important at may purpose pa sila dito sa mundo. Yung sinasabi ko nga lagi sa aming mga visitors na dumarating dito, ipapil natin sa kanila yung mga tender loving care na hinanap nila sa pamilya nila na hindi nila nakuha na tayo ang nakapagbibigay at mabibigay natin sa kanila. Ang Anawim po ay nabubuhay po through donations, through God's providence. So, pag gusto po ninyo mag-donate, we are here po to receive your donations and it will be highly appreciated and ginagamit po natin yan sa pamamalakad ng Anawim and sa daily operating expenses at sa mga iba pang pangangailangan ng mga lola at lola. Inaanyayahan po namin kayong lahat na dumalaw dito sa Anawim para makita ang ating mga lolo at lola at makapag whatever blessing na kaya nyo i-share sa kanila will be highly appreciated. Ika-anim na wika, naganap na. Isang buo at makabuluhang buhay para kay Lola Feli. Ito ang mga salitang maglalarawan ng kanyang 67 taon dito sa mundo. Dating guro na naging principal sa eskwelahang kanyang pinagsisilbihan. Isang malaking karangalan para kay Lola Feli ang makapagbigay ng aral na madadala habang buhay. Maestra, ika nga nila sa Anawim. De, kasi dito lang. Kasi bilang maestra, retired teacher kasi ako. Bilang maestra, ganun din para di maantokin ang mga bata. Tapos, nagkuturo ako ng choir konti. Yung choir ba nga, hindi contest. Yun ang mga choir sa mga chapel, gano'n. Yun lang, kasi marunong ako mag-gitara. Kunting, ano, electronic organ. Kunti-kunti lang. So, yun, dahil doon makapal-kapal na mukha. Di na mahihiya. Kasi ako ay English, AB English graduate sa St. Paul College. Ano, English. Pero merong dinagdag iba. Kasi private school ang pinagtuturuan ko. Mapasok din ako sa music. Dahil marunong ako mag-gitara at mag-note reading. Kasi kasama yung pinag-aralan din. Ngayon, yun, tuturo. Tapos kapag abot, pagdating ng college na, kung anong available, especially nga may MA ako, binang may MA, makaturo ako sa mga education student. Kasi yun ang major ko. Ngunit sa kabila ng mga ito, minsay sadyang mapaglaro ang tadhana. Hindi inakala ni Lola Feli na sa dami ng mga taong kanyang nakilala, nakasama at naging kaibigan, sa ampunan din pala ang kanyang kahahantungan. Iba pa rin ang may pamilya. Lumaki ako sa mag-asawang walang anak. Adopted nila ako, na wala silang anak. So doon ako. Sila na napaaral sa akin. Lahat.
mabuti naman kalagayan at saka hindi ba para sa mga serye nga anuhin ka pa, mga gawin kang katulong, hindi man ganun ang naabot ko. Mabuti naman. Pero siya hindi. So mga exclusive schools pa. Kahit ganitong itsura ko, exclusive pa rin. Nang pumanaw ang mga nag-ampon kay Lola Feli noong dekada 70, umalis siya at pumunta sa Maynila para magtrabaho. Makalipas ang ilang taon, nagdesisyon siyang magretiro at pumasok na lamang sa bahay ampunan. So, sumaglit ako, naghanap ng bahay ng bahay ng ampunan. So, nakita ko ito kasi maraming punong kahoy. Kumahangin siguro dahil meron kasi akong ano, yung mild stroke ako. Tapos, kailangan kong fresh air. Gusto ko talaga sa labas, but I have to choose. So, I have to choose. Kakain ako, walang bahay. May bahay ako, di ko kakain. So, nagdasal na lang kung ano bang gagawin ko. Naging mailap man sa kanya ang pagmamahal ng tunay na pamilya, ay masasabi niyang naranasan pa rin niya ito sa pamamagitan ng pamilyang kanyang nakilala sa Anawim. Nakapaghanda ba ako? Yun lang. Handa ba? Ang pasalamat ko lang sa Diyos nga, siguro linlagay ako doon sa Diyos kahit parang pang ano lang, experience lang, kasi training lang yun, para ito pala ang ihahanda sa akin. Siguro, linagay lang siguro ko sa Diyos doon, diyan ka muna, di ka magtagal, kasi doon sa unahan, doon ka. So, parang ganun. So, yun na masabi ko, ang whatever is the purpose of God, for example, yan, handa ba? Handa na. Pitong tanda would like to thank. Water, the liquid of life. Minerals, the sparks of life. They play critical and vital roles in health and well-being. Their deficiencies result to diseases. The concept of tubig at mga minerals sagot sa kalusugan, achieve good health, conquer every disease. According to Water Doc, wholesome nutrition is more effective than medications in resolving diseases. So let water and minerals, the magnificent life-sustaining creations of God, be the answers to their fervent prayers for health and healing. Ikapitong wika. Ama, sa mga kamay mo'y itinatagubilin ko ang aking espiritu. Dating madre si Lola Celia, kilala siya sa Anawim bilang ang matandang araw-araw sa loob ng Adoration Chapel. Kaligayahan niya ang manahimik at manalangin araw-araw rito. Madre ako. Noong hanggang 60 years old, nagtuturo ako. Noong mabuti ng buko, ang mga estudyante, ayaw nila ng masyadong malayo ang edad. Pero yung mga magulang, yung mga parents nila, natinuruan ko sa, hindi, mabait yan. Natira ako sa convent ng mga Daughters of La Pietà sa Paranaque. Nagpunta doon si Tita Mila, yung aming social worker. Yun, sinundo ako doon. Interview ako muna. Pagkatapos ng sinundo nila ako, ito ko dumating. I remember that was February 12, 2015. Kaya 4 na taon ako dito noong February 12. Ani Lola Celia, ipinagdarasal niya sa Panginoon ang lahat ng nagsisilbi at tumutulong sa Anawim. Ang bawat isang matandang nandito, mga social workers at caregivers, mga dumadalaw at nagbibigay tulong, at araw-araw na humihingi siya ng tawad upang maging handa anumang oras siyang tawagin ng Panginoon. Kunti-kunti, hindi naman handang-handa. Siguro mga 85% naghahanda ako. Kasi you never can tell. You never can tell your age. 85 na ako. Wala nga akong sakit. Pero kung minsan, baka pagtulog ko, hindi na ako magising. Kaya naghahanda ako. Ay, kinukulit ko si Lord. Dito sa adoration room, kinukulit ko siya. Paglabas ko ng adoration, di mabato. Parang sinasabi niya, balik ka dito ha.
sasagipin kita, hindi ka mawawala. Hindi madaling mawala ng pamilya. Hindi madaling magbuhay mag-isa. Ngunit ang pagmamahal ng Diyos ang nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy anumang hirap ang kanyang naranasan sa buhay. Patuloy na pagtitiwala. Panalangin ni Lola Celia na ang lahat ng pagdurusang kanyang naranasan ay maging kaisa ng pagdurusa ni Jesus sa krus upang sa paraang ito ay mas mayakap niya ang Ama katulad ng pagyakap nito sa kanyang anak noong hapon ng Biyernes Santo. Araw-araw, nagsisisi ako sa kanya. Araw-araw, kinukunin ko siya. Lord, makasalanan ako. Hindi ako, gusto ko maging banal, pero paminsan-minsan, nagdadapa ako. Pero bumabangon ako, ulit, patawarin ako. Hiling ko lang, bago ako mamatay, sana bigyan ako ng last general confession. Sana. At kung hindi man mangyari yun, Lord, patawarin mo ako kahit na hindi mangyari yun. Paglabas ko ng adoration room, Oo na, Lord. Oo, bukas patay na. Oo na. Ano yun? Ako ang sumasagot sa tanong ko. Pero alam ko, malaki ang panan ang tiwala ko sa kanya. Hindi niya ako bibiyuin. Basta alam niya, sincero ka. Kahit na halimbawa, kasasabi ko lang, mamaya, nadapa na naman ako, nagkasala ako. Babangon ako, Lord. How many times will you forgive? 77 times. Ang pitong tanda. Tanda ng pitong huling wika ni Kristo. Tanda ng awa, pagpapala, pag-ibig. Mga tandang naway ating maging gabay. Mga tandang naway ating maisaalang-alang araw-araw sa ating mga buhay. At sa pagpasok ng Pasko ng Pagkabuhay, hayaan nating manahan ang mga tandang ito sa ating mga puso upang tayo'y maging katulad ni Kristo sa kabila ng ating mga kasalanan at ano pa mang sitwasyon sa buhay. Pitong tanda we would like to thank. To be unburdened means to have peace. The goal is not to have zero burden. The goal is not to have no stress. The goal of life is to be able to love. The goal of life is to be able to follow God and to be God's light in this world. So there will be burdens, but it's a burden that you can carry with God's peace in your heart. I want you to join us at the grand Easter feast, because there we will gather before the presence of God and allow God to minister to you, to speak to you, to bless you, to perform miracles in your life. My prayer is that you be there in that place and receive all that God wants to give to you. Join us at the grand Easter. Pitong tanda. Pitong salita na nagpapaalala kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Pitong habilin kung paano tayo mamuhay sa kanyang kalooban. At pitong paraan kung paano tayo maialay ang ating buhay sa ibang tao. 7 words from God, from Jesus. 2,000 years ago, He spoke, He preached, He performed miracles. But to this day, those words that He spoke, especially the 7 that He spoke before He died on the cross, they're alive. They're alive because God is alive. For 2,000 years,
These seven words have changed the hearts of men. Jesus was nailed on the cross, and before he died, he gave these seven words, words of love and words of compassion, words of mercy. Healing and miracles flowed out from these seven words. Seven words. Listen, believe, trust, and obey. The story of Anawim, our home for the abandoned elderly, started when I was 13 years old, not too long ago. I was reading the life story of St. Francis of Assisi, and it changed my life forever. You know, I just wanted to love God like Francis. I wanted to love the poor like Francis. I wanted to be poor like Francis. And I gave, you know, a 13-year-old boy, gave all my clothes to the poor. I started talking to the beggars. I would bring food to them. And I remember when I was 15 years old, I started living in a slum area and just knocking on doors or telling people about Jesus. You know, I have crazy parents. They allowed me to do that, you know, as long as they didn't bring the poor to their to at home, they said. but I just wanted to be with the poor and love the poor. And so 20 plus years ago, we found this property, and it was my friends and I, we decided we're going to live with the poor. And so we started picking up, you know, poor people and letting them live with us. And until what it is today, you've got, you know, we've for the past 20 amazing, more than 20 years, we've been just loving people who are desperate for God's love. And these are abandoned lolos and lolas, rejected by their own families, abandoned by their own children. And some of them are living in the streets. We pick them up. We give them a home. We pray with them. We love them. We feed them. We make them experience God's love. And it is an amazing opportunity. And I want to thank God. You know, people say, oh, you're amazing. These old people, they're so blessed. Actually, I'm blessed. I'm blessed that I get to do this. But I'm not really the hero here. Our staff. These are our unsung heroes who every day care for them, every day try to be Jesus to them. You know what? Think of yourself as one of these lolos, one of these lolas, rejected by the people that you cared for decades. And you're there in the streets. And you feel as though God is not there. You feel as though you're so far away from God and your heart is hurting. And then some people come and they take your hand, they look at you and they say, let's go home. And all of a sudden you're brought into this amazing, beautiful, beautiful place. And you have a bed to lie on. You've got food every day. You've got people who smile at you. And some of these people, these lolas and lolas, that's when they realize God loves me. Through the people that cared for them, their hearts wake up and they realize, mahal pa pala ako ng Panginoon. Friend, maybe you're like one of these lolas and lolas and you feel as though you've been abandoned by people that you love and people you care for. And maybe you're hurt, maybe you're brokenhearted. Maybe you're going through some difficulty, some huge problem, and you feel as though God does not hear you. I'm here to tell you, God loves you so much. And even if you do not feel Him, He's there. He's really, really there. I want to ask you this question. Ano ang tanda ng pag-ibig ng Diyos sa buhay mo? I want you to think about every blessing and every grace and every gift that He has given to you and start thanking Him. Start thanking Him because gratitude is so powerful. It will push away your fear. It will push away your discouragement. It will push away your sadness. It will push away your anger. I want you to start thanking God because in your life, there have been many, many signs of His love for you.
For the longest time, I didn't get Easter. I mean, really. It's like, you know, as a young teenager who was following the Lord and reading the Bible, like I kind of like got Good Friday, like Jesus dying for me, got that. Woo! Thank you, Jesus. But Jesus rising from the dead, it was almost like, yeah, that's good. Good for him. You know, I mean, whoa, he rose from the dead. That's wonderful. But then I kind of like asked myself, what's that got to do with me? And I had to connect the dots. And when I connected the dots, it was beautiful. Like Jesus was telling me, of course I died for you. Of course I hung on the cross for you. Of course I suffered for you. But guess what? I rose from the dead for you because I love you. And God is telling you right now, He loves you. He rose from the dead to be with you, to spend time with you, to be in relationship with you. He created you to share His love for you. You know, some people say, why did God create the world? Why did God create mankind? Why did God create me? Oh, so that we can worship Him. And you know what? That's true. But then think about it. What is worship? For me, worship is sharing in His love. Worship is basking in His presence and receiving that love. What is worship? Worship is relationship. Worship is being with God and communing with God. And Jesus rising from the dead is a statement that says, son, daughter, whatever tomb that you are in, whatever deadness that you have right now, whatever is pulling you down, whether it be sin, whether it be hurt, whether it be a broken heart, whether it be a crisis, whether it be a trial in your life, Jesus is telling you right now, take my hand. Let's rise together. Let's rise together from that tomb, together to the new life that I want you to have. My dear friend, Jesus is saying, I'm going to say that again. Jesus is telling you, let's rise together.